inyo ang Panginoon at sumaiyo. Bahagi ho, no, na ating pinagdiriwang ngayon ay nawa, no, sa ating patuloy na paginilay sa walong araw na ito. No, ang tawag natin ay Oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, hanggang January 1, ang tawag natin ay Oktaba, no? Na walong araw, isang linggo, no? Na pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa unang araw na ito, ito yung pinahayag natin, ay si San Esteban. Ang tawag na po rito ay the prototype of martyrdom. Isang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat sa 28 ay yung tinatawag natin Los Niños Inocentes, itinuturing din natin itong mga bata, no, na namatay, no, gawa ng maling paniniwala, no, mula noong panahon ni Jesus. Ay itinuturing din natin mga martir. Pero ngayon, sabi nga natin, ito yung itinuturing natin unang martir ng pananampalataya. Bagamat, of course, yung mga Los Niños Inocentes, mas nauna yun. Kailan, ito ay yung aware, alam niya, no? Na yung kanyang pagsunod kay Jesus ay maaari at siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. At handang inialay ito ni San Esteban. No? Bahagi o, no, na ang unang tatlong siglo ng ating pananampalataya, no? Yung sabihin, yung first 300 years, no, ng ating pananampalataya, itinuturing natin ang pagtugon sa panawagan na Jesus ay nangangulugan ng pagiging isang martir. Siguro po makikita natin na ito yung mga panahon na rin tulad ni pinayag sa Ebanghelyo, no? Ay pinagkakatulog, no? Nililitis. At katulad ni Esteban, no? Anong ginawa sa kanya, no? Ay pinatay sa pamagitan ng pagbato, no? Yung tinatawag natin lynch mob, no? Yung dahil sa hindi yung mapinpoint kung sino talaga yung pumatay, no? Kasi nagkaroon ng pag-i-instigate, no? At nakita pa natin dito natin sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, no? Inialay ng mga taong ito na bumato kay Jesus sa paanan ni Saul. Lalo naman natin later on magiging si San Pablo. Pero ito, no? At sa mga susunod pang mga daang taon, ang panahon ng mga nasa loob ng kapangyarihan ng Imperyo Romano, no? Ay pinalalaban sa mga gladiator, pinapakain sa leon, inagawang sulok, pagsapit ng gabi, no? Ilalagyan ng langis na nakalagay sa isang puno, no? And then sisilaban, no? Yun ang ginagawa sa mga unang mga Kristiyano. Kaya nga, bahagi ho, no? Maialalahanan natin, kaya nga pagtusin, no? Tuwing yung last Wednesday of November, no? Ang tawag natin doon ay Red Wednesday. Palagi natin inaalala. Ang mga kapatid natin na hanggang ngayon, you know, talagang nagbubuwis ng buhay. Yung pinaka-latest natin dito sa Pilipinas, isa Mindanao. No? Ano yun? Yung mga estudyante sa State University na binomba. No? Kaya din yung mga nagkaroon din ng bomb scare dito sa pangil kinabukasan. No? Hindi naman tayo buong bayan dito, no?
bahagi ko yun. Pero yun, no, sabi na doon, Ellen, parang ganti ng mga tinatawag nating yung Philippine ISIS, no? Gawa ng Marawi incident. Pero yun, no? Hindi ko nagkakamali ay apat na estudyante ang namatay si Stadium. No? Hindi ko lang alam kung during the mass, after the mass, no? Pero doon, no? At nag-iisa. No? Bahagi ko yun. Kaya kalimitan, sinasabi ko, magpasalamat ko tayo. No? Nagpasalamat tayo. So, kaya hindi tayo dumaranas ng pag-uusig. No? We are not under threat. Bahagi mo yun na kinakailangan natin ipagpasalamat. Ngayon, dahil sa tayo ay hindi naman katulad ng mga kapatid natin na talagang nangangarin ng buhay, anong gagawin natin? Una, ipanalangin natin yung mga kapatid natin na dumaranas ng ganitong klase ng kalatayuan. Daw ay patuloy silang maging malakas ang loob. Pangalawa, alin, ay maging buhay na halimbawa ng ating pananampalataya. May tumalawak ko yun kanina sa mga breaks. Ang aking binigyan pansin ay alin ay dalawang bagay. Ang binigyan ko ng paglilay ay yung paanyaya natin na maging mabuting halimbawa, buhay na halimbawa sa pamagitan ng pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo na yung miyembro ng isang organisasyon ay nawa ay magpalalim ng ating relasyon sa Diyos. No? Kasi baka akala lang natin, may ginagawa lang tayo. No? At para may pagmalaki na, ginawa namin yan ng panahon namin. No? Pero hindi naman lumalim yung ating pananampalataya kay Jesus. Naging mayabang lang tayo. Okay? Mali yun. No? Pangalawa, ay alin, yung kinakailangan natin halikupos mo yung mga leader. Ang simbahan natin is not only a community of followers. No? Kayo, kayo kayo nga dito, no? Ay pinatawagan ka, hindi lang pinang mga tagasunod, no? Ngunit pinang mga leaders din. Pero hindi ko yan ang nais kong bigyan ng paninilay para sa araw na ito. No? Siner ko lang, kasi yun ang siner ko sa mga kabataan kanina. No? Ang nais kong bigyan ng paninilay ay alin. Yung maliwanag na katulad ng isang Esteban ay handa siyang magmahal sa mga kaaway. Sa bahagi ho, ano? Pero sabi na natin, tayo walang umuusin sa atin, ano? Pero ano yung isang ano natin, ano? Ay yung iwasan natin to instigate hatred, ano? Iwasan natin to instigate hatred. Katulad ng limbawa natin, ako'y para sa Palestina, hindi, ako'y para sa Israel. Hindi, dapat ilin. Para ako sa kapayapaan. Ano? Regardless kung ako ay Israelita o Palestine. Ano? Iwasan natin. Kumisan tayo, lalang-lalang tayo mga Pilipino. Ano? Maghilig tayo sa sabong. Ano? Gusto natin, pinagsasabong natin yung kapitbahay natin. Ano? Pinag-aaway natin, tuwang-tuwa tayo. Ano? Na pinagsasabong natin sila. Ano? Mag-ingat po tayo, baka mamaya, and we are instigating hatred among ourselves. That is very dangerous. Hindi ho yun makakristyano. Kaya nasabi natin maliliit, bahagi ho yun. Huwag ho natin lagyan ng gato yung mga away. Huwag natin lagyan ng gato ng mga away. Sabagat hindi ho yan ang mensahe ng Diyos na naging tao. Ang mensahe ng Diyos na naging tao ay kapayapaan. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa ating pananalita. Baka sa ating pananalita ay tayo ay nang dadatong. Bahagi ho, no?
na makita natin, yun ang nangyari kay Esteban. No? He was being instigated na mga nasa paligid natin, batuhin yan hanggang mamatay. Kaya, we have to be careful of our words in action. Baka mamaya, tayo nang gagatong ng away na nakikita natin sa ating kapitbahay. No? At sa ating bayan o sa ating bahay. Ano pa? Pangalawa, kasi tayo mga Pilipino nahihintay tayo sa Marites. Sabi nga natin, that is the past time ng mga Pilipino. Pero ano ang pag-ingatan natin? Do not spread unreliable news. Kapag hindi nyo napatunayan, huwag nyo na ikwento sa iba. Wala ka pang pwede. Bahagi o yun. Kaya po kuminsan, instead na luminaw, lumalabo. At nakakalungkot to. Nung baka later on, ay tanong sa atin ng Diyos, kung ikaw, nagpangalat ka rin ganito. Na maaaring hindi natin alam na alin. Na maaaring naging dahilan kung bakit ang isang pamilya kinawasa. Yung isang kung tawagin natin ay isang tao ay alin, nalungkot. At kumantong saan, pagsuko at nawalan ng ganang mabuhay. So bahagi yun na kung saan ay makita natin, well, tayo hindi natin naiwasan na makinig kapag may nagkikwento yung iba. No? But unless it is not reliable, huwag mo, sabi pa nga ng mga tawagin natin moralist, no? Even the truth, if it harms, should not be spread. No? Kasi bakit? Ay yung ating panerelin, ang ating pagkilusilin, ay pagliligtas, hindi para mapasama. No? Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Baka hindi natin namamalayan alin. Baka yung ating pagkilos nagdudulot ng kapahamakan sa iba. Bakit? We become unresponsible for the information that we spread. No? Kaya po kung hanggang ngayon, makita ko natin, no? Ay, kita kaya, yung problema na lang halimbawa na nangyayari ngayon sa Hamas at Palestine, no? Ay, kung tawagin po natin ay alin yan, bahagi yun na kung saan ay spreading of unreliable information. Ano? Pangatlo, iwasan natin maliitin ang bawat isa. Alam niyo, kapag minaliit natin yung bawat tao, kapag minaliit natin yung isang tao, hindi natin alam. Ano? Kapag minaliit natin yan, kumisan, gumagawa tayo ng dahilan para gumawa na ng masama sa tao yan. Walang yan kasi yan eh. Kaya, kawakala natin, may karapatan na tayong gumawa ng bagay na masama sa tao ito kasi walang iya siya. No? Bahagi ho yun. Yan ay naranasan natin. Hindi lang sa Hamas, no? Pero yung isang magiging natin na ilin. Yung panahon ng World War II, no? Hindi tao yan. No? Walang iya yan. At kapag minaliit mo yung isang tao, mas maliit kaysa sa iyo, pwede ko nang tirisin yan. Pwede ko nang pitikin yan. Pwede ko nang sipain yan. And we have to be careful. Alam nyo, ngayon kapanahon na ng Kapasko, ano sinasabi ng po may kapal? Ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ay rin, nasa iyo, nasa akin. Kapag gano'n yung ating pagkakulang, bakit kung gagawa ng masama yan, nasa kanya pala ang Diyos? Bahagi mo yun eh. Kaya kung lusin,
Napakalaki ng epekto ng sinabi mong Emmanuel. Ang Diyos ay sumasasi. Ito ang tatlong ito. Bahagi o na kung saan ay makita ko natin ang patuloy nating pananalig sa harapan ng buhay ni kapal upang sa ganoon, katulad ni San Esteban, no, ay kaya natin ibigay yung ating sarili para sa Diyos.